Ang reverse parking ay isang uri ng pagparada ng sasakyan na pwedeng gawin sa mga diagonal parking kapag meron kong two-way access lane at sa mga perpendicular o 90-degree parking. Maliban sa pagmamaneho, ang pagparada ang isa sa mga pangunahing importanteng matutunan ng mga nag-aaral pa lang nito. Dito sa Pilipinas, ganito ang kadalasang makikita sa mga parking area sa labas man o sa loob, katulad ng mga mall, simbahan, ospital, kondominium, garahe sa bahay, at iba pang mga establishmento. Mukha lang itong mahirap gawin lalo na kapag hindi mo pa ito nasusubukan, pero kapag natutunan mo na at nasanay ka ng gawin ito, napakadali lang itong gawin basta makuha mo ang mga basic steps ito. At kung ayaw mong matulad sa sitwasyon na napapanood mo, tapusin mong panoorin ang videong ito. Ito ang Pinoy Car Guy para ituro ang mga kailangan mong malaman sa pag-park ng paatras sa iba't ibang sitwasyon. Sa mga ginawa kong tutorial sa basic ng pagmamaneho, palagi kong sinasabi ang pinakaunang dapat gawin bago pa man start o kaya pa abake ng sakyan ay adjust muna ang mga upuan, manibela, at mga salamin hanggang sa maging komportable ka na sa pagkakaupo at makita na maayos ang paligid ng sakyan. Sa pagpaatras, sobrang importante na makita mo ang mga nasa likuran ng sakyan sa pamamagitan ng side view mirrors, rear view mirror, at pati na rin ang mismong mga salamin sa likod. Mas madali mong matututunan ang reverse parking kapag alam mo na kung paano magpaatras ng sakyan. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, pwede mong panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Hanapin lang ang link nito sa video description sa ibaba o kaya sa aking channel. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe at i-like ang ating Facebook page para di mo mapalagpas ang aliman sa mga susunod kong uploads na siguradong kapupulatan mo ng bagong kaalaman tungkol sa pagmamaneho. Maraming mga dahilan kung bakit kailangan mong matutunan ang reverse parking. Ang una dito ay mas madali ito lalo na kapag sa makikipot na parking space kumpara kapag sa paabante. Sa perpendicular parking, mapaatras man o mapaabante, importante ang merong clearance para hindi sumabit ang sakyan sa mga katabi nito, pero ang kagandahan ng pag-park ng reverse ay mas sigurado ka na hindi tatama ang likod at gilid ng sakyan dahil kitang-kita mo ito sa mga side mirrors. Mas madali rin lang itama ang pag-park ng paatras kapag hindi ito nakuha sa isang kabig lang. Ang isa pang kagandahan sa ganitong pagparada ay mas madali rin ang paglabas mo mula dito dahil nakaharap na ang sakyan sa access lane. Kitang-kita mo agad kung merong daraang pedestrian o ibang sakyan, kaya kaagad kang makakahinto di tulad ng kapag paatras dahil maaaring natatakpan ito ng mga katabing sakyan. Sa pag-park ng paatras, merong ilang basic steps ang dapat gawin. Ang una ay ang pagposisyon ng sakyan bago ito ipasok sa parking slot. Ang pangalawa ay ang paggabing ng manibela kasunod ang mismong pag-atras. Ang pang-apat ay ang pagbawi dito pabalik sa dating posisyon bago kabigin para maging straight na ang sakyan habang umaatras, at ang panghuli ay ang paghinto. Kapag nagkamali ka alinman dito, ay maaaring hindi mo makuha ng isang beses lang o kaya kapag mas malala, baka tamaan mo ang mga katabing sakyan. Sobrang laking tulong rin kung merong parking sensor at reverse camera ang inyong sakyan dahil meron ka ng guide kung malapit ang tumama sa ibang sakyan. Pero huwag masyadong aasa dito dahil kapag nasira ito sa di inaasang pagkakataon, mahihirapan ka nang gawin ito. Mas mabuti pa rin kung marunong ka na mag-park ng paatras kahit nang wala ang alinman sa mga ito. Ang pinakaunang dapat gawin ay syempre ang maghanap ng bakanteng parking slot. Kapag meron kang nakita sa kanan, magdaan-daan kapag malapit ka na dito at gamitin ang red turn signal indicator light. Tingnan ang paligid kung merong magiging sagabal sa pagpaatras para alam mo kung ano mga dapat gawin para maiwasan ito. Kung gusto mong magawa mo ng tama at isang beses lang ang pagatras, ang pinaka-importanteng dapat magawa mo ng tama ay ang maiposisyon ang likod ng sakyan habang nakatutok ito papasok sa parking space, kaya importante na masanay ka sa pagtansya ng bawat kanto ng likod ng iyong sakyan. Para magawa ito, kailangan mong malampasan ang bakanting parking space at isabay na ang pag-double check sa mga sumusunod. Ang una ay kung wala itong harang o kaya naman nakapark na maliit na sakyan, tricycle,
motor, at iba pa. Kapag sa ibang mall at ibang grocery stores, maaring meron itong shopping cart na hindi na ibalik ng maayos, kaya kailangan siguraduhin muna na cleared na ito. Pangalawa, kapag merong mga katabing sasakyan, tingnan kung nasa gitna sila ng kanilang parking slot o baka naman ay medyo malapit sila sa linya para masiguro mo mamaya kung talagang nasa gitna ka na ng parking spot. Siguraduhin rin na kasya ang iyong sasakyan dahil hindi lahat ng parking space ay pare-pareho, isama mo pa yung mga kamote drivers na hindi ipinapark ng maayos ang kanilang sasakyan at basta-basta nilang ito iniiwan kahit nasakop na nito ang kabilang bahagi ng parking spot. Ang pangatlo ay tingnan rin kung meron itong parking stopper o parking block dahil hindi lahat ay meron ito. Kapag wala, kailangan mong maging mas maingat sa paghinto para wala kang tamaan sa likod katulad ng pader, poste, o kaya iba pang mga sakyan. Bago lampasan ang parking slot, panatilihin lang ang tatlong talampakang distansya sa kanang gilid sa mga nakaparadang sakyan. Kapag parehong merong sakyan sa pagitan ng iyong papasukan, kailangan mong malampasan ang mga ito, pero kapag tumapat na ang likod ng iyong kanang taillight sa kanto ng sakyan sa kanan, apakan ang brake pedal para huminto. Kung di mo pa alam kung paano tansyahin ang likod ng iyong sakyan at gusto mo ng palatandaan, kapag tumapat na ang iyong kanang side view mirror sa linya ng parking space ng pangalawang sakyan mula sa paparadahan mo, pwede mo nang hinto ang sakyan. Pwede ito sa mga katamtamang sukat ng sakyan katulad ng mga kotse, MPV, at maliliit SUV. Kapag mas maliit naman ang iyong sakyan katulad ng hatchback, pwede mo nang apakan ang preno bago pa man tumapat ang iyong side mirror sa linya. Kailangan naman ay abante pa ng kote ang sakyan kapag mahaba ito katulad ng malalaking pickup at mahabang van. Kapag nakapwesto na, tingnan ang paligid para masiguro na pwede ka nang umatras. Siguraduhin na umiilaw pa rin ang turn signal indicator lights at ikutin na ang manibela papunta sa kanan. At dahil hindi mo pa nakikita sa side mirror ang sasakyan sa kaliwa, ang sa kanan muna ang gawin mong palatandaan na tama ang iyong pag-atras. Kapag umatras na, dapat ay nasa isa hanggang dalawang talampakan lang ang distansya ng kanto ng iyong sasakyan at ng sa kanan. Kapag lumalayo ito, dediretso ang likod ng iyong sakyan sa kaliwa at kapag masyado namang malapit, ay maaari itong sumabit sa kanan, kaya importante na dahan-dahan lang ang pag-atras lalo na kung di ka pasanay para pwede mo pa rin may tama ang pagpasok kapag nasobrahan sa liko o kaya nakulangan. Palagi rin tingnan ang paligid ng sakyan, hindi lang ang kanang side mirror, kundi pati na rin ang sa harap, sa likod, at kaliwang side mirror hanggang sa makita mo na ang isa pang sakyan dito. Kapag tumapat na ang iyong taillight sa kanto ng kaliwang sakyan, dahan-dahan ang bawin ang manibela papunta sa kaliwa habang sinisiguro na pantay lang ang distansya mo sa kabilang sakyan. Kapag tuwid na ang pagkatras ng sakyan, hindi mo na kailangang galawin ang manibela hanggang sa tuloy na makapasok ang sakyan para hindi na ito lumiko. Sa pagkakataong ito, kailangan mo na lang panatili na nasa gitna ka ng dalawang linya at habang umaatras at medyo malapit na, ilipat na ang paa sa brake pedal para mas pabagalin pa ang pag-atras at hindi maalog ang loob ng sakyan kapag tumama na ang gulong sa parking stopper. Kapag wala naman itong stopper at di mo sigurado kung meron ng tatamaan sa likuran, tingnan lang ang katabi at tansyahin kung kasing haba ito ng iyong sakyan. Kung oo, kapag tumapat na ang bintana mo sa bintana ng katabing sakyan, pwede mo nang apakan ang preno. Pero kapag ang katabing sakyan ay katulad ng van na walang engine compartment sa unahan, i-atras mo pa ito ng kaunti, basta ang importante, hindi nakalabas ang harap ng iyong sakyan. Kapag halimbawa naman na nasa kalagitnaan ka na ng pag-atras at napansin mo na wala sa gitna ang iyong sakyan at medyo malapit ito sa kabila, kabigin mo lang ng kaunti ang manibela papunta sa direksyon ng mas maluwag na side, pero palagi pa rin tingnan ang unahang kaliwa ng iyong sakyan dahil babaling din ito papunta sa kaliwa at kapag hindi mo ito napansin, matatamaan ito ang kabilang sakyan. Pero kung medyo alanganin at gusto mong makasiguro, mas mabuti kung iabante mo muna ang sakyan hanggang may posisyon mo na ito sa gitna.
kapag nakita mo na pantay na ang distansya ng magkabilang gilid, muli nang patrasin ng sakyan. At sa ganitong pagkakataon, ay mas madali na itong makakapasok. Halos ganun rin lang ang kailangan gawin kapag halimbawa sa kaliwa ang parking spot ang iyong paparadahan. Pero ngayon, ituturo ko naman sa inyo yung isa pang paraan ng reverse parking na madalas kong ginagawa dahil mas madali ang mismong pag-atras nito. Pwede mo pa rin gawin yung una at pwede mo rin itong subukan dahil wala namang tama at mali dito. Basta ang importante, doon ka sa kung saan ka masanay. Ang pangunahing pinagkabilang ito doon sa unang tinuro ko ay ang pagposisyon ng sakyan bago matras. Kung doon sa una ay kailangan mo ng 3 hanggang 4 na talampakan ng distansya sa gilid ng mga nakaparadang sakyan, dito ay kahit 1 hanggang 2 na lang para mas magkaroon ka ng clearance sa kanan at mas may tutok mo ang likod papasok sa parking spot. Sa ganitong paraan, mas madali ang pag-atras at pagpanatili sa gitna ng magkabilang sakyan. Pero depende pa rin naman sa sitwasyon kung alin sa 2 ang gagawin mo, basta ang importante, magawa mo ito ng tama. Kung sa nauna ay ang linya ng 2nd parking spot ang ginagawang palatandaan, dito ay kailangan mo nang tingnan ang side mirror kung saan gilid ka paparada. Kapag nakita mo na ang kanto ng kabilang sakyan at ang iyong taillight na meron ng sapat na distansya, pwede mo nang apakan ng preno at gawin mo na yung mga sunod na steps na tinuro ko kanina. Pero kapag halimbawa naman na ikaw ang pinakaunang magpa-park sa isang parking area, mas madali na ito dahil kailangan mo lang igit na ang sakyan sa parking spot. At dahil walang mga katabing sakyan na titingnan, matapos mo ipwesto ang sakyan bago matras, i-adjust muna ang mga side mirrors kung kinakailangan para mas makita mo ng maayos ang magkabilang linya. May mga pagkakataon rin na akala natin ay nakapark ka na ng straight, kaya matapos sa bumaba ng sakyan, i-check mo muna kung nagawa mo ito ng tama. Kapag hindi, ayusin mo muna ito bago tuluyang umalis para hindi ka makasagabal sa ibang sakyan. Kapag sobrang lapit mo sa linya, baka pagbalik mo ay meron na nakapark sa tabi ng iyong sakyan at mahirapan ka na makapasok sa pinto dahil masyado na itong masikip. Kagaya ng sinabi ko kanina, mas madali na ang paglabas mula dito dahil nakaharap na ang sakyan, pero kailangan pa rin ng pag-iingat dahil kapag nagkamali, maaaring sumabit ang gilid ng iyong sakyan sa katabi nito. Ang unang dapat gawin ay gamitin mo na ang signal light depende sa kung saan direksyon ka liliko para makalabas. Sunod ay huwag mo nang gagalawin ang manibela habang umabante ng dahan-dahan. Kapag nakalabas na ang kalahati ng iyong sakyan, dahan-dahan ng kabigin ang manibela para lumiko. Palagi pa rin tingnan ang mga side mirrors para masiguro na hindi ka sasabit sa ibang sakyan. Kapag halimbawa naman na medyo malapit ang kabilang sakyan sa lilikuan mo palabas, pwede mo munang ibaling sa kabilang direksyon at umabante, tapos ay kabigin mo na pabalik ang manibela para makagawa ka ng clearance at hindi mo ito matamaan. Kapag baguhan ka pa lang at hindi ka pa sanay na gawin ito, lagi lang tatandaan na huwag mataranta kahit may mga sakyan na naghihintay at gawin mo lang ito ng dahan-dahan para mas magawa mo ito ng tama. Kapag di mo pa ito nasusubukan, mas madali kung maghahanap ka ng titingin sa likuran para i-guide ka sa pagpaatras. Ulit-ulitin mo lang ito hanggang sa tuloy mo itong makuha ng tama at mas mabilis. Ilan lamang ito sa mga basic steps na dapat mong matutunan kapag magpapark ng paatras. Kung meron kang katanungan o request na gawin rin ng ganitong video, i-comment mo lang ito sa ibaba. Kung ito ang first time mo na makapanood ng aking video, pwede mo i-check yung iba pang basic tutorials na ginawa ko dahil baka makatulong rin ang mga yon, mapa-manual man o automatic ang iyong pinag-aaralan. Kung meron kang bagong natutunan sa video ito, huwag itong kalimutang i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. Maraming salamat, good luck, at palaging mag-iingat sa pagmamaneho. Lee, ito ang inyong Pinoy Car Guy.